So, hi guys! For today's ganap nga, so, magkukwento lang ako ng ilang mga mensahe. And this video is not related about sa ikikwento. Charis. Kwento pala tayo mga kabraces. So, ayun nga, naisip ko lang habang pinapanood ko itong mga video ko while I'm just working here in the Philippines. Apa sa English na po. Papasabak tayo sa English ni. Yes, oo mga kabraces. Masarap naman magtrabaho dito sa Pilipinas. Lalo na Pilipinas lang 'yan, 'di ba? Andito 'yung pamilya mo. Syempre, andito 'yung mga kaibigan mo, kakilala mo, napakalapit sa mga mahal mo sa buhay. Pero naisip ko rin mga kabraces, ang tagal ko na rin nag-work dito sa Pilipinas. Tapos, actually, mga kabraces, masaya naman, masayang magtrabaho dito sa talagang lupang sinilangan mo, di ba? Syempre, sino ba namang hindi matutuwa na magtrabaho dito sa ating bansang sinilangan? Syempre, dito ang mga kaibigan mo, pamilya mo, mga taong mahal mo, at dito ka natuto, di ba? Kung paano talaga magtrabaho. Pero, yan nga, masarap naman magtrabaho dito, lalo na sa work ko ngayon. Masaya, marami akong kaibigan. Marami akong mga naging katrabaho mababait. Sarap rin magtrabaho pag okay ka sa mga katrabaho mo, 'di ba? Aminin natin 'yan, mga ka-braces, totoo 'yan, 'di ba? Sarap kayo mag-work ng ganoon, yung walang mga toxics, walang nagagalit sa iyo, ganyan. So 'yun nga mga ka-braces, lahat ng nagagawa mo dito sa mundong ibabaw, syempre hindi permanente, lalong-lalo na ako. Kasi ako, pag-isip-isip ko talaga, dapat doon pa. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi palaging parehas kaming bata. Ngayon, oo, nakapagtrabaho pa kami, sabay. Kaso, kahit dalawa na kami nagtatrabaho, syempre, nakapokus pa rin kasi kami sa mga pamilya namin, ganun, diba? Tsaka, syempre, sa mga future namin, kung ano magiging future namin, kaso dito talaga sa Pilipinas, mababa talaga mga kabraces. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, bakit kaya mag-abroad lang ako, diba? Try ko naman mag-abroad, kasi kung darating naman yung talagang araw na mag-abroad talaga ako, paintulutan ako ng Panginoon, syempre mangyayari yun. Dati kasi nag-isip na ako mag-abroad, kaso di ako pinayagan ng asawa ko, pero ngayon talaga malakas na yung loob ko, gusto ko pang ibang bansa kasi nga malaki yung araw doon, tsaka ang tagal ko na dito sa Pilipinas na nagtatrabaho, hanggang ngayon wala pa akong ipon. E paano na lang yung magiging future namin ng asawa ko, di ba? Mga pamilya namin, syempre gusto ko rin balang araw, gusto ko rin talaga mas malaki yung maitulong ko sa pamilya ko, lalo na sa magulang ko, lalo na sa asawa ko. Syempre, ang sarap kaya yung makakatulong ka sa pamilya. Kaya nga sabi ko, kahit saan pa ako dalhin ni Lord, pagdadasal ko na lang na sana this year talaga matuloy na ako sa pag-abroad ko, kasi gusto ko na talaga mag-abroad. Hindi naman sa gustong gusto, nandun na kasi yung may future kasi ako, may gusto akong abutin, may mga pangarap akong gusto kong makamit. Syempre, lalo na ako, matagal ko na kasi nagtrabaho sa Pilipinas, siguro 18 years old pa lang ako, mga kabraces, nagtatrabaho na ako, hindi ko na mabilang kung ano yung mga napasukan ko, pero more on sales. Tapos after ko sa sales, nag-try din ako magpabrika, nag-try din ako magkasino, pero wala eh. Siguro sa ibang bansa talaga yung journey ko. Siguro ito talaga yung pinlano sa akin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, this time and this year, I will achieve my journey. Kung yun talaga yung plano sa akin ng Panginoon, gusto ko makapag-abroad talaga mga kabraces. Kasi syempre, yung pangarap natin, pwedeng-pwede nating abutin hanggat nandito pa tayo sa mundong ibabaw, di ba? Hindi ko naman sinabing mamamatay na agad ako, Charis. Mga kabraces, eme-eme lang yung kayo naman, no? So, ayun lang mga kabraces, parang gusto ko lang itry na mag-abroad. Kasi nga, sabi ko nga, lahat tayo tumatanda. Lahat tayo hindi palaging bata. Lahat tayo nagiging mahina. Kung ngayon malakas pa tayo, why not, 'di ba? Try natin yung journey naman natin sa ibang bansa. Malay mo, doon talaga ako
nararapat, doon ako makapag-ipon, 'di ba? Kasi Diyos ko, tumatanda na ako pero wala pa akong ipon, mga kabraces. Nabababaan talaga ako dito sa atin. Ito kasing dito sa atin, pang dalagat binata lang yung mga trabaho dito. Lalo na kung hindi ka naman tapos ng college, 'di ba? So balita ko kasi sa ibang bansa, walang discrimination. Try ko rin, mga kabraces, na yung plano kong ituloy yung journey ko, isa ibang bansa ko na lang ituloy, 'di ba? Kasi malay mo, ito na talaga yung plano sa akin ng Panginoon, kasi mula bata pa ako, di naman sobrang ganda rin ang naging buhay ko, bata pa lang ako, kaya sabi ko talaga, gusto ko mag-abroad. Pag lumaki ako, gusto kong mag-abroad. Pero ngayong malaki na ako at matanda na ako, syempre gusto ko nang i-reach out yun. Gusto ko nang tuparin lahat ng mga pangarap ko nung bata pa ako. Ayoko kasing darating yung araw na baka pagsisiyang ko na, ay, hindi ko nakamit to. So, ayun lang, mga kabraces. Thank you!